Maraming kwento tungkol sa pagpatay ng mga anak sa kanilang mga magulang, hindi lamang sa Pilipinas pati na rin sa buong mundo. Pero ang istoryang ilalahad natin ngayon ay ang kauna-unahang kaso mula sa isang malayong lugar kung saan pinahirapan, pinatay at kinain ng tatlong magkakapatid na lalaki ang kanilang sariling ina. Pebrero 2014, isang malagim na insidente ang nangyari sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao, na ikinagulat ng mga residente sa lugar matapos madiskubre ng mga investigador ang isang putol-putol na katawan ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na walang laman loob. Sa kasamaang palad, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang isang kilalang krimen sa Ampatuan, dahil ang lugar ay kilala bilang lugar ng Maguindanao Massacre. Isa ito sa pinakamadugo at pinakamalalang insidente ng pagpatay sa mga mamamahayag sa buong mundo. Ang biktimang si Musala Amil, 56 na taong gulang, ay natagpuan ng mga otoridad sa bukid ng kanyang pamilya sa Purok na Badtog, Barangay Camasi, munisipyo ng Ampatuan. Sa sobrang hati ng katawan ay may ilang bahagi na nawawala. Siya ay may tatlong anak na lalaki, 35 taong gulang na si Dante, 21 taong gulang na si Paroy, at 18 taong gulang na si Ibrahim. Ang pamilyang Amil ay kabilang sa lahing Moro na katutubong etnikong Muslim. Pinaniniwalaan din na ang atilang pamilya ay kilala sa pagiging aswang. Ito ay ayon kay Anwar M. Balwa, isang incumbent municipal councilor sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, nakatabi ng bayan ng Ampatuan. May isang lumang kwento tungkol sa isang sumpa at ang tatlong lalaking ito, ayon sa mga residente, ay kabilang sa isang pamilya mula sa isang sinumpaang ninuno, kung saan nanggaling ang mga multo na ito. Ang mga ganitong kwento ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Ang mga matataas na miyembro ng Ampatuan Municipal Peace and Order Council ay nagsabi na ang lokal na pulisya ay kinausap din ang kanilang ama. Bago matuklasan ang bangkay ni Musala Amil, narinig ng mga kapitbahay ang kakaibang ingay na nagmumula sa tahanan ng pamilya na naging dahilan upang iulat nila ito sa mga pinuno ng kanilang barangay na siya namang tumawag sa pulisya. Nang matuklasan ng mga investigador ang kakilakilabot na krimen, itinuro ng mga pinuno ng komunidad at iba pang residente mula sa lugar ang sisi sa tatlong anak ng biktima. Ayon sa mga kapitbahay, si Dante, si Paroy at si Ibrahim ay gumagamit ng ilegal na droga at pinaniniwalaan nila na sa oras ng pagpatay, sila ay high. Pagkasabi nito ay agad inaresto ng mga otoridad ang tatlong magkakapatid at dinala sa himpilan ng pulisya para tanungin. Itinanggi ng mga suspek na pinatay nila ang kanilang ina, ngunit sinabi nilang sinubukan nilang alisin ang isang sakit na pinaniniwalaan nilang dulot ng masamang espiritu na sumailalim sa kanilang ina. Sinabi ng mga community leaders sa Barangay Camasi na walang criminal record ang tatlong lalaki sa barangay hanggang sa pinatay nila ang kanilang ina at pinagpiestahan ang mga bahagi ng katawan nito na parang mababangis na hayop. Batay sa testimonya ng mga suspect, si Musala Amil ay itinali bago siya malagim na kinatay ng kanyang mga anak gamit ang machete. Hindi sila nagdalawang isip sa pagpatay sa sarili nilang ina. Hindi rin sila nakontento sa pagkatay ng katawan nito na parang baboy. Kinain pa nila ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Oo, tama ang narinig mo. Kinain ng tatlong magkakapatid ang mga bahagi ng katawan ng kanilang ina na sinasabing itataboy nito ang di umano'y masasamang espiritu na nananalaytay sa kanyang kaluluwa.
Sinabi ng pulisya na wala silang mga naunang kriminal na record. Isa sa mga anggulong tinitingnan nila ay kung ang pamilya Amil ay may kasaysayan ng mental disorders at sasailalim sila sa mga pagsusuri. Titingnan din ang anggulo ng paggamit nila ng droga. Sa konteksto, may mga kaso di umano noong huling bahagi ng 1970s na may kaugnayan sa kanibalism sa isla ng Mindanao. Ayon sa mga historiador, ang gobyerno ng Pilipinas noong panahong iyon ay nag-udyok umano sa mga Kristiyanong naninirahan sa Mindanao na bumuo ng isang grupo na tinatawag na Ilaga para labanan ang Moro Muslim community. Ang grupo ay binubuo ng mga Bisaya na karamihan ay mga nagsasilita ng Hiligaynon na yumakap sa isang anyo ng Katolisismo na gumagamit ng mga anting-anting at karahasan. Sinasabing ang Ilaga ang may pananugutan sa 1971 Manili Massacre kung saan 70 sibilyang Muslim kabilang ang mga kababaihan at mga bata sa loob ng isang mosque na matatagpuan sa lalawigan ng South Cotabato. Ang mga Ilaga di umano ay nakikibahagi rin sa kanibalismo. Pinuputol ang mga bahagi ng katawan ng kanilang biktima at ginagawang alay sa kanilang mga ritual. Gayunpaman, walang katibayan na ang mga ninuno ng magkakapatid na Amil ay konektado sa di umano'y kanibalistic nature ng mga Ilaga. Dahil po sa kakulangan ng mga mapagkukunang impormasyon na may kaugnayan sa kakaibang kasong ito, maari lamang tayong umasa na ang mga otoridad sa lalawigan ng Maguindanao ay matagumpay na nabigyan ng hustisya ang malagim na pagpatay kay Mosala Amil. Kung narinig mo na ang kasong ito at mayroong kang higit impormasyon tukol sa resulta nito, mangyaring huwag magkatubiling ibahagi ito sa amin at umasa kayo na ito ay ibabahagi natin sa ating manonood. Gayunpaman, umaasa tayo na ang magkakapatid na Amil ay nabigyan ng mastong paggamot sa kalusugang pangkaisipan na nararapat sa kanila dahil walang posibleng paliwanag para sa isang tao o isang grupo ng mga tao na may kakayahan sa cannibalistic tendencies. Para sa karagdagang update, please subscribe po sa aking channel, Crime Time, at i-click ang notification bell para sa bagong upload. Maraming salamat po sa panonood, Gapinas, at kung meron po kayong reaksyon, suggestion, comment down below. Maraming salamat po.